Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sydney, and for today's video, I have another book haul for you guys. And itong book haul na to is not just a simple book haul because this is going to be my birthday book haul. And I have a lot of books here for my birthday, for my 25th birthday. So I'm so excited to unbox them. So without further ado, let's start the video. It's exactly October 12, so it's already my birthday. And so, napapasaya talaga ako ng books. So, I decided na regaluhan yung sarili ko. And feel ko naman na deserve ko naman to, di ba? Itong mga books na to pala, guys, is binili ko sila sa Shopee. Meron lang akong isang bundle na binili sa Lazada from Fully Booked. Pero the rest, I bought them sa Shopee weeks ago. So sinave ko talaga yung pagbukas ko sa kanila for this video. So, yun. Super excited na talaga akong buksan sila. Okay. So, start na natin, guys. So, the first two books that I'm going to show you guys are mga books na opened na. Okay. And the reason why opened na sila is because these books are not for me. Ginawa ko silang gift for my brother. Kasi yung brother ko, tsaka ako, magkalapit lang birthday namin. So, yun. Actually, dapat sa akin tong books na to, but naisip ko na ang dami ko nang binili for myself and my brother really likes books from Philippine authors. So, why not just give it to him? Tutal mababasa ko din naman since pwede kong hiramin, di ba? So, win-win lang siya. So, ang binili kong books ay Janusy lang. So, ang binili ko lang is yung book 1 and book 2. So, ito yung Janusy lang at ang Tiyanak ng Tabon. And this one is Janusy lang at ang Laban ng Manananggal Mambabarang. So, yun. So, binili ko sila sa magkaibang Shopee stores. And super mura lang sila. 100 plus each lang ata sila. Both. And they both came with a freebie bookmark. So, sa book 1, ito yung nakuha kong bookmark. So, it's just a cute quote. Ayan. It says, "It's never ever called hoarding when it comes to books." So, it's by The Bargain Reader. So, thank you so much, The Bargain Reader, for this freebie. Gustong-gusto ko talaga pag may freebie na bookmark yung mga books. Perfect. Thank you, sellers, for the freebies. Na-appreciate ko sila. And sa second book naman, itong second book, I think pre-loved na siya, pero super perfect pa yung condition niya. And naka-plastic cover siya, so plus points na naman kay seller. And also, yung kanilang freebie na bookmark, tingnan nyo naman, painted. Diba? It's so nice. I really love this. So, thank you so much, seller, for this one. I think I want to open this. Ito yata yung book ni A.S. King. And, so, buksan natin para manalo natin. I think ito yun. So, guys, itong book na to, nabili ko lang siya for 45 pesos or 55. Basta ganun. And, sobrang saya ko kasi I love A.S. King's books. And, bihira lang ako nakakita ng mga books niya dito sa Pilipinas. So, pag nakakita talaga ako, binibili ko talaga agad. Lalo na kung ganito kamura, di ba? 55 pesos, di ba? Okay, guys. So, ito siya. So, itong book is called I Crawl Through It. And as you can see, nakabalot siya ng bubble wrap. Pero, oh my gosh, di ko in-expect kasi hardbound siya, guys. For 45 pesos, hardbound na siya. Like, sobrang sulit niya. May freebie pa tayo. Like, 55 pesos na nga lang yung binayaran ko. Tapos, may freebie tayo na stickers ata to. Ayan. So nice. Thank you so much, seller. Yung seller na to ay potato.potato.potato. I love potatoes. Tingnan natin sa bubble wrap. Oh my gosh, I'm so excited!
kasi naka-plastic cover din siya and super perfect yung quality. Oh my God. I love it. I can't get over this kasi 45 pesos, guys. And it's hardbound. I love you so much, seller. Ang dami ko pang bubuksan, so siguro kailangan kong bilisan. Ito muna kasi ito yung pinakamaliit. And I think ito yung The Grown Up by Gillian Flynn. It's so tiny. Kasi ano lang to eh, parang novella. So, nakabalot siya sa paper bag. And may note lang yung seller na thank you. Okay, so ito nga yung The Grown Up. So, ganyan lang siya kalit, guys. Ayan. Pero maganda din yung condition niya, guys. And I just bought this for 95 pesos. So, okay na ako doon. Kasi, super brand new pa yung ano niya. Yung condition niya. So, thank you, seller. Ang ganda. I'm so excited to read this because gusto kong magbasa or gusto kong i-try yung mga books ni Gillian Flynn kasi wala pa akong nababasang books niya. And yet, ang dami ko nakikitang good reviews for her. And yun nga, siya yung author ng Gone Girl. So, yun. So, I'm so excited and saktong-sakto kasi October and I'm planning to read a lot of thriller and horror sa October month. So, yun. Yay! I'm so excited for this. So, next book, ano din to, guys? Gillian Flynn din to. And this is The Dark Places. This is what it looks like. This is Dark Places. And I think, ano na siya? Pre-loved na siya, guys. Okay pa naman yung condition niya. Meron lang mga konting tupi-tupi, ganyan. Pero it's okay kasi nabili ko naman siya ng mura. So, yun, meron din tupi-tupi dito. Pero it's okay. Kasi maganda pa naman yung condition niya. Hindi naman siya sira. I'm so excited to read this because I really want to read a Gillian Flynn book. So, yun. Let's open the next one. So, ang i-open natin ay ito. And, wait, ano to? Hindi ko pala alam. Ito yung ano, duology na You. If You by Carolyn Kepnes. Not sure how to pronounce the name. Pero yung You na TV series, diba? So, book talaga siya and ginawang TV series. So, binili ko yung dalawang books kasi dalawang books yun, okay? So, yung You tsaka Hidden Bodies. And I bought them, I think 500 plus each. Ayoko nang alalahanin. And then, nakita ko sa National Bookstore na nakasale na yung You, yung first book for 275 pesos. Ang sakit lang nun. Ang sakit nun yung binili mo siya ng full price sa ibang lugar tapos makikita mo nakasale na siya sa ibang lugar. Ang sakit, diba? Pero okay lang kasi have the copy and 2 books na siya. So yeah. Next, buksan na natin. Dami ko pang hanap eh. Ayan, ayan sila. They're so pretty. I love them so much. And nakabalot pa sila and all because they're brand new. So, I'm so excited to read them as well. I want to read them this October talaga. So, thank you so much myself. Thank you so much me. Thank you so much Shed. Sad lang pag walang bookmark, pero it's okay. Next bag. Ito, alam ko na to. Medyo nabuksan ko na siya, pero hindi ko pa siya natatanggal. Ito yung mga binili ko sa Pulibook. And I'm so excited for them. So, yan. Ayan na, nakabubble wrap ko sila. So, here they are and I love them so much. So this one, the first one is The Unbearable Lightness of Being. Nakalimutan ko na kung tungkol sin to, but ang daming kong nakitang magandang reviews. So, yun. Actually, ito, parang extra lang siya. Yung tatlo talaga yung mga nasa list ko. Pero dinagdag ko na rin to kasi wala lang. Parang feeling ko philosophical siya or something.
Basta ganun. So, I'm excited din kasi ang linis lang ng cover niya, diba? I think super mura lang niya. 245. Like, okay na rin yun, diba? Sa impulse buying. Diba? Next book is ito, nasa wishlist ko to for 2020 kasi lagi ko to nakikita sa aircraft. Lagi ko to nakikita sa flight for some reason. Like, yung mga pasahero, lagi tong dala. It's The Handmaid's Tale by Margaret Atwood. So, ayun, binili ko na siya. Finally! Ang ganda! I love it! This one I'm so excited about. And it is On Earth Were Briefly Gorgeous by Ocean Vuong. Lagi ko din nakikita sa Goodreads eh, na nire-recommend sa akin. And I'm so excited to read this. I bought the hard copy. Ayan. I just thought na this is the perfect birthday gift for myself. Siguro kung wala na akong ibang bibilin. Siguro kung mga tatlong books lang yung bibilin ko. Isa to dun sa 3 books na yun. Kasi super excited talaga akong basahin siya. So, yan. Ito yung gusto kong basahin sa birthday ko talaga. This is Anxious People by Frederick Bachman. And first of all, this cover, this color scheme, this yellow and blue. I love it. And I love the font. Last month, nabasa ko yung A Man Called Ova by Frederick Bachman. And gusto kong basahin yung iba pa niyang books. So, in order ko agad to pagkatapos kong basahin yung book na yun. Pero ang dami kong narinig na good reviews for this one. So, I hope na totoo yun, na maganda nga siya. Kasi ito talagang gusto kong basahin sa mismong birthday ko. Because I feel like I can relate sa book na to. Dahil sa mga nakikita kong reviews. So, yes. Let's go. Let's read it. Yes, I'm excited. Yes. Ngayon ko lang na-realize, guys, na wala pala akong pinaliwanag na book. Kahit isa. Sorry, guys, hindi pa kasi ako magaling mag-haul. So, yun. And super excited lang akong buksan sila. So, that's why hindi ko na masyadong napaliwanag kung tungkol saan sila. Pero ilalagay ko na lang yung mga titles sa description para ma-check nyo. Okay. We have the very last book. Okay. And this one, ito talaga yung gusto kong ibigay sa sarili ko. So, this is my ultimate wishlist for 2020. And this is A Little Life by Hanya Yanagihara. Na-butcher ko na naman yung name ni author, pero yun. This is my gift for myself. Pero sabi nila, super sad daw to at nakakaiyak. So, maybe I need to prepare myself for that. But, yun. So happy with my purchase. I know medyo madami siya, and since most of them are brand new, medyo may kamahalan itong ating haul. Opo, okay lang po yan kasi it's my birthday naman, and usually kuripo talaga ako, pero when it comes to books, marupok talaga ako, girl. Yeah, kasi sobrang feeling ko lang, kailangan ko ng pick-me-up. Alam mo yun? Kasi, sobrang nadadown ako lately. So, yun lang. I'm just so excited to turn 25. I'm 25 years old! So, yun lang, guys. I hope you like this video. If you did, please give it a like. And subscribe to my channel if you're not yet subscribed. And also, guys, if you want to get connected with me, please follow me on Instagram. It's ComaFullTV. And also, comment down below if you have any other suggestions, comments for me. Just comment down below sa comment section dahil gustong-gusto kong nababasa yung inyong mga comments. So, thank you so much, guys, for watching. It really means a lot to me. And thank you for letting me post videos for you guys. I love you all and see you on my next video. Bye!